Ang dami kang nagtatanong sa akin kung bakit wala daw ako sa Family Feud nang maglaro ang mga taga-showbiz update. Hindi na daw ba ako member ng showbiz update? May tampoga daw po ako sa kanila? Ano ga daw po ang nangyari at minsan na lamang nila ako nakikita? Ang tunay ho niyan ay kapag darating talaga ang buwan ng Mayo, ay marami akong events sa piyestahan. At nung tinawagan nga po ako ng Family Feud kung pwede ako maglaro noong May 21, ay hindi po ako pumayag dahil ito po ay kapistahan ng aming barangay. Naging panata ko na ho talaga na tuwing sasapit ang piyesta sa aming barangay, ay ako po ang nag-aayos ng simbahan, ng prosesyon, ng mga pamisa, at ng mga pasaya tuwing gabi ng piyesta. Kaya naman, samahan niyo ako sa mga pinagagagawa ko din sa aming barangay tuwing sasapit ho ang piyesta. Bispiras ho ngayon ng piyesa sa amin at nag-note ho ako ng mga gagawin ko para wala akong makakalimutan. Ayan, nakapagwalis na ako, nakapag-map ng simbahan. At ngayon naman ho ay ako ay magde-decorate na. Maaga ho ako nagpunta din eh dahil maaga daw darating ang bulaklak na bigay ng aming sponsor. Shout out kay Sir Mortel, thank you sa laging pagbibigay ng bulaklak. Gusto ko baga ho eh maaga pala ang bispiras eh nakaayos na ako ng simbahan dahil marami na rin ho ang pumupunta din sa aming kapilya. Naku po, pag arinapanood ng inay, ako ay mamumura na naman dahil may kita niya na itinakas ko na naman ang mga lumang kortina sa amin. Di bagat bagay na bagay at saktong-sakto? At this time naman ay kausap ko ang mga sound system at saka yung mga gagamitin sa prosesyon, gagawa ng stage para planchado na ang lahat. Dati naman dito nakaharap. Eh, mga tao dito. Dahil bisiga ho ako sa pag-aasikaso ng simbahan at mga palabas tuwing piyesta, ay hindi ho sadya ako na aasahan sa mga gawaing bahay sa amin. Tulad ho ngayon, ako ho ay nasa palengke. So, namimili po ako ng mga prutas pang dekorasyon pa sa simbahan. Bali, sinisimbolize po nito yung ano, prosperity. Wow, prosperity! Yung kasaganaan ng isang barangay dahil kaya po may kapistahan, ibig sabihin nagpapasalamat siya sa pong may kapal sa patron sa maraming biyaya na pinagkakaloob. At sana mas marami pang blessing at dumating sa aming barangay. Lalatigin sa mga sponsors namin, thank you very much. Dahil gawa sa sobrang init, ay nalanta agad yung bulaklak na ginamit kanina kaya nagpadagdag ulit ako ng mga bagong bulaklak. At ariho ang aking dekorasyon, ang aking kabaklaan. Anong masasabi ho ninyo? Libre lait ho, yun nga lang. Minus 100 points kayo sa langit. Ang pagsiserve ko ho sa simbahan ay almost 3 decades ko na hong ginagawa. Wow, ang tagal na. Almost 30 years na. Ito po ay bilang pasasalamat ko po sa lahat ng mga biyayang tinatanggap ko. Gayun din ang aking pamilya, mga kamag-anak. Kaya ito ho ay naging panata ko na. Ang aking kapatid at ang aking inay. Ngayon naman ho, ako ay namimigay ng mga damit ng mga bata na gagamitin mamaya sa paghila sa prosesyon. Bakit ho ako ay may kaartehang garne? Bakit ho ay namimigay ng garne? Ito ho ay dahil sa haba ho ng aming barangay, wala na ho ako mausap na bata na hahawak ko ng bumbilya kapag inabot ng gabi ang prosesyon. Garni ho, kadami ang mga namimiyesta sa amin. Sa tunay ho, ako ho ay hindi nag-iimbita ng mga bisita ko. Gawa ho ng, hindi ko naman ho sila may entertain. Eh di ko may makita ho kaibigan ko at gusto kumain. Abi alam kay itaboy ko, eh di pinapakain ko na ho. Kung may mga kaibigan man ho ako na nag-chat-chat na sila ay mamimiyesta, ay binibigyan ko ng oras. Ang sabi ko lagi ay, dapat alas 11 na sa amin na kayo dahil hanggang alas 3 lang. Hindi na pwede lumagpas. Hindi na ako nag-entertain ng alas 4 dahil ako ay nag-aayos na ng prosesyon. Dahil sa sobrang hong dami ng aming bisita, ay pati kusina ng aming kapitbahay ay ginamit na namin. Minsan naman ho, ay hanggang alas 2 lamang ho ako natanggap ng bisita o nag-entertain dahil alas 2, ako muna inaidlip, natulog muna ako kahit isang oras.
Dahil alas 3, ayan, mag-aasikaso naman ho ako ng prosesyon ng aming barangay. At saka ho, kaya hindi ho ako nag-i-invite ng mga bisita sa amin tuwing piyesta. Dahil hindi naman ho ako nag-aambag sa amin ng mga panghanda. Kaso wala tayong magagawa. Miss Friendship talaga ang lola ninyo. Kaya naman dinudumog talaga ako. Simula na nga ho ng aming prosesyon at nakakatuwa naman, tingnan ninyo ang mga bata, suot-suot yung mga damit na pinamimigay kong kulay puti. Alam nyo nga kung bakit ako nagbibigay ng garne. Dahil na-experience ko ho na nagkaroon ng prosesyon na sobrang dilim dahil wala ho talagang batang gustong humawak ng bumbilyang iyan. Aba, ang mga nangyari pa, mga reyna pa ang may hawak ng mga bumbilya para sila ay mailawan. Ngayon naman, ang mga bata ay tuwang-tuwa na humila dahil meron silang damit. Aba, napaka-special ng damit na iyan dahil syempre ako may design. At ang nakakatuwa, baga ho, eh kahit ilang taon na ho ang lumipas, ay suot-suot pa rin ang mga batang iyan ang mga damit na pinamimigay ko tuwing prosesyon. Pangalawa ho, ay hindi na ho ako nahihirapang maghanap ng bata na hihila ng bumbilya. Ang aming prosesyon ho ay hindi ho bonggang-bongga yung may mga magagandang float. Hindi ko na ho sila nire-require na mag-gayon dahil wala na nga akong batang mapahawak ng bumbilya. Ayun pa kayang hahawak ng arko nila. Diyos ko pa yung mga bibig at na float ay iniiwanan na lamang pagpagod na silang buhatin o hilahin. Kaya happy na ho ako na garne. Pero wish ko pa din ho na magkaroon ho ako ng isang Santa Cruz na maganda na pinoportray talaga ng bawat reyna kung ano yung reyna na dapat nilang iportray. Kunyari, Reyna de Los Angeles, dapat marami siyang angel. Reyna Elena, meron siyang kasamang Constantino. Reyna de los Flores, marami siyang dalang bulaklak. Queen of Shepherd, yung may dala talaga siyang tupa. Reyna Abogada, yung nakapang-abogada. Reyna Justicia, yung parang nililiti siya. Reyna Veronica, yung may dalang tatlong mukha ni Jesus. Queen of Peace, may dala siyang simbolo ng kapayapaan. Reyna Paz, o di kaya ay Queen of Star, may dala siyang wand na may star. Reyna de las Virgenes, may dala siyang rosary. Reyna Emperatriz, mother ni Reyna Elena, siya ay nakagaw na red. Hindi ko man ho nagagawa yung mga bonggang Flores de Mayo o Santa Cruz na nakikita ko sa Facebook, yung bongga ang mga gown, bongga ang mga float, bongga ang mga karo. Masaya na baga ako na wag ulanin ang aming prosesyon. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na inyo pong ipinagkaloob para masaya kami at magdiwang ng kapistahan ng mahal na patron ng Santa Cruz. Panginoon, maraming salamat po sa lakas ng katawan na ibinigay niyo po sa mga kabataan ng Barangay Dayapay na kahit po maraming problema dahil mainit ang panahon, may mga nag-aaral, may mga nagtatrabaho, ibinigay niyo po kami na mga instrumento para po maging posible po ang gabi ito. At dahil dyan, simulan na natin ang kasiyahan. At maraming salamat sa Puntador. Dahil ang simpleng gabi na ito ay magiging super special. Dahil iba ang sayang ibigay ng sangkabaklaan sa dance floor, ha? Ay, Diyos ko po, Runde, hindi mo na sila mapipigilan ngayon. Dahil sila ang bumubuhay ng party ngayon, ha? Dini sa amin sa probinsya sa Batangas, wala talaga kami mga disco bar na kagaya ng meron sa Maynila. Dini, basta ikaw ay meron pa kanting lupa sa inyong barangay, ay katalo na iyan. Kahit pa hindi ka bukan, ay aari na iyan sa mga taga-Dini. Basta baga may Fundador Super Special, ay katalo na iyan. Aba, ay tunay ka naman na walang kasing saya ang party din eh sa aming fiesta kung hindi dahil sa Fundador. Dahil sa Fundador, kayang gawing masaya at special ang inyong simpleng okasyon. Kaya maraming salamat sa Fundador dahil
Daig pa namin ang lumuwas ng Maynila at pumunta sa mga diskuhan doon. Dini sa amin sa Batangas ay isa laang ang iniinom ng mga kabataan. Dahil special ang araw na ito sa kanila. Kaya naman kami ay naglabas ng Fundador Super Special na magbibigay sa kanila ng saya kahit abutin pa sila ng umaga. Kaya party, party! Akala may wala nang bukas Dahil sa loob ng isang taon, iisang beses laan naman tayo nagdirimo ng fiesta, ano? Kaya gawin na natin special ang araw na ito para sa kanila. Kaya naman sobrang saya ng mga piyestahan din sa probinsya dahil sa Fundador. Abay, hindi naman masaya ang party. Pag walang nabaray, gasino na pag-aaray, aray naman ay tatundaan lang. Dahil piyesta naman, ay dapat ay naulan ng alak. Thank you, Fundador!